Hi mga besiko, this is Mommy Oni and this is my 7 days recovery video from my 2 weeks. Nagising ako kanina ng 11, so ngayon ay 12:07. 5 hours mula nung nag-public kinilips ako. So yun, kwento ko agad sa inyo mga besi ko. Nakapagsalita agad ako ng maayos. Totoo ang chismis na totoo medyo mahapdi siya talaga after. Ayoko sabihing medyo, mahapdi talaga siya pagtapos. Ang sabi nila sa akin, after ng 24 hours, hindi na siya masakit, okay ka na kaagad. Pero ako 5 hours pa lang okay na siya kaagad. So yun, sabay sila mag-heal lang pimple ko dito. Yung lips ko. So yun, 5 hours pa lang. Nakita nyo naman ito pa yung damit ko at nakatulog ako. Okay na siya kaagad. Yung pakiramdam ko is may mahap din konti pero sobrang tolerable. And kukumpile ko talaga to para kung sakaling gusto nyo eh malaman nyo kung papaano. Pero yun, first day ko lang okay siya. Nakahapdian lang talaga ako nung pa-uwi na ako, nung pagka-uwi ko sa bahay, ganun parang peak. Alam mo kasi may kinat sa'yo eh, di ba? Ngayon, namamaga pa siya sa nakikita niya, di ba? Namamaga siya. Hindi talaga siya ganyan kakapal. Ninipis pa talaga to. Pero, after niyang namipis, after 3 weeks talaga, plan ko siyang lagyan ng fillers. Wala mas plan. Again, mga besi ko, i-research niyo to. Parang ako, 1 year ko talaga tong inalam, tinignan, minanmanan, in-stock, lahat ng mga post ng sa social media kung maganda ba talaga siya. Ang dami nagsisi. Ang dami naman na masaya din sa result. But, alamin niyo kung ano yung mabagay sa lips niya. Tulad ako, gusto ko makapal pa rin siya at ayoko siyang manipis. So, balat lang talaga yung binawas. Pumunta kayo sa magaling. Again, Doc Marcia. Ang galing niya gumawa ng bikini lips. So, yun. Again, bikini. Nakikita niyo to. Ang drawing ako, ha? Fuck, 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 fuck. So, yun yung upper niya. Yung pang bikini niya. Tapos, ito yung panty. Yan. So, nakikita niyo, kung nagkakaroon siya ng ganyan, yan. Hangit lang siya tignan ngayon kasi yun yung tahi. But, magiging okay din to soon. So, samahan niyo ako sa journey ko ng aking pag-recover. Tara! Kung bet niyo, alam niyo yun. Ah, okay, ganito pala yung eksena. Alam niyo na, may nakapag-try na, may nakapagsabi na sa inyo, may nagpakita na sa inyo, or nakita niyo na, o napanood niyo na. Again, 5 hours pa lang. Tulog na muna ako ulit. Ang ginagawa ko lang ay, syempre bukod sa antibiotics na iniinom natin, meron tayong payelo. Eh, nag-yelo talaga ako sa gilid-gilid. Paano ko uminom ng tubig? Pag-uwi ko dahil nga nagamot ako ganda. Sa gilid siya. Tapos, pag kumakain ako, solid gusto ko yun. Nilalagay ko sa loob. Tapos, dun yung siya kakagutin. Yung nguyain, ganon. Hindi ko siya dinadaan sa lips yung pagkain kasi nga, wala lang. Hindi mo siya masyadong maalam mo na. Hindi rin ako makasmile. Yan pa lang yung smile ko. Yun siya din. Soup kanina. Inistro ko din yung soup. Ganon din sa gilid ko siya inaano. So, yun. 5 hours from my bikini lip operation. Hindi ko alam kung second day na to, pero sige, gawin natin second day kasi exact 24 hours na mula nung nagpa-opera si Mami Oni. Lagi ako ng pimple patch kasi may tigyawat ako. Ninis talaga ako sa tigyawat eh. So, kakatapos ko lang maligo at hindi naman ako nahirapan. Ano ba ang kaya ko nang gawin? Sa 24 hours pa lang, nakakakain na po agad ako nang walang istorbo. I mean, talagang normal. Nakapag-pads na nga agad ako. Nakapag-toothbrush na ako, ayan. Nag-video pa talaga ako para makita nyo na yun, parang wala namang hassle lang kapag normal akong toothbrush. At hindi ako nahihirapan. Though limited kasi hindi mo para siya to the stretch. Pero medyo nakahangiti na agad ako. Yan, ganyan siya. So far, medyo normal naman. Sige, anak, taan ka na, nag-vlog si Mami. So far, okay naman siya. Hindi naman ako sobrang pinahirapan. Actually, nakapaglaba pa nga ako. Kapag linis pa ako ng kwarto. At yun, tinanggal ko yung nails ko. Nail extensions, I mean. Kasi yung fake nails ko, natatakot talaga ako kung may bago akong opera sa ilong o sa mata o sa bibig. Kasi kapag sa gabi, madalas kasi pag nangangati na yung sugat, hindi ko napapansin. Nagaganong ko siya ng todo. Siyempre tulog kayo, eh may makati sa'yo. Lahat naman kasi ng sugat, di ba, halos pag nag-heal, eh makati na. Yun, so, day 2. Nakapaglambing pa ako sa bebe ko. Hindi ko lang talaga siya makiss ngayon. Miss ka lang ni Mama. Kiss? Awala mo na ang kiss. Kahit kay Jowa, o kay Tyronia, hindi ako nag-smack, syempre. Kasi, kailangan na ingatan. Hindi ako kumikiss sa'yo. Pero, kita niyo, men. Medyo hirap na talaga ako magsalita. Kasi ayoko siyang istret. Though, ang ganda ng pagkakatahe. Kasi yung tahi niya, may room para magalaw-galaw mo yung bibig mo. Ma-stretch mo siya ng ganyan. Pero, bilang ikaw, hindi mo para stretch ng todo. Sa pain, day 2, sobrang wala na talaga. Sobrang wala na. As in, normal na normal yung pakiramdam. Okay. Okay naman siya.
Meron akong bisita. Happy, look po si Mami. Cute ba yung lips si Mami? Bakit ba hindi? Bakit pa ganyan kang bata? Malayo ka na lang hindi masaya, Happy. Happy naman. Ayaw niya? Ayaw niya na halata na bibilitan lang na gawin tsura. Oh, Happy, ha, kiss ko na si Mami. Happy. Happy, ha. Happy. Mami ko, baka maano po yung lips mo. Kaya nga, itigil mo kasi yung tsura niya. Hindi siya masaya. Nag-wonder siya ba't ganun labi mo? Bakit kaya ganun yung labi ni Mami, Honey? Ano nangyayari sa mundo? Kiss mo na ako, kiss mo na ako. Ito, ayaw niya. Ang bango-bango mo lagi, Happy. Gigil ako sa'yo, gigil ako sa'yo, gigil. Habayin natin yung baba mo. Daddy? Yung baba mo parang sa nanay mo. Daddy? Oo, oh, papatulong na siya sa ate. Punta ka na kay ate. Daddy? Oh, sige, punta ka na kay ate. Oh, bago na naman. Thank you, Jawa. Welcome. Pag bagong opera, no, gusto ko lagi ng mga something-something. First time ko magkaroon ng iPad na laptop. iPad na laptop? Ay, ng Apple na laptop. Para mayroon akong bagong pag-tripan. It's so nice. M2 MacBook. Actually, okay yan, Jawa. Oh my God. May laptop na ako. I wonder, pwede kaya ito i-charge ng ano? Ang ganda o, tas touchscreen pa yung dito. Yung mga dito. Yes. Ganyan din yung kay Chong, di ba? Pero mas ano lang to? Mas ano lang. Hello. Hello. Okay, day 3. Ito na siya ngayon. Para na siyang nag... Parang himulmul. Alam mo tawag doon? Yung sa sugat kapag nag... Langib? Naglalangib. Himulmul. Parang ganun na siya mga besi ko. Pero okay na. Sobrang okay na ako. Huminto kasi agad ako ng painkiller nung first day pa lang. So kahapon, ginaran ako naka-painkiller. Ngayon din, hindi na. Hanggat kaya niya naman siyang tiisen ko. Pero pag hindi talaga, huwag na kayong mag-painkiller. So ngayon naman mga besi ko, ito ang ginagawa ko. Third day ko na straight. Kumukuha ako dito sa ice maker ko na yelo, siyempre. Ay! Wala, sobrang. Ang laki kasi ng nana ko. Wala. Tsaka, away yung yelo nakuha ko. Well, anyway, niligpiti ko na lang yan. Silalagay ko lang sa malinis na bagong face towel. Then, dinadab ko lang siya sa bibig ko. Yan, kasi importante talaga ang malamig sa pamamaga. O, yun siya. Ganun-ganun lang siya. So, yun, third day at super okay naman ako. Nakakinis ako. Nakapag-vlog ako. Nag-vlog ako ng palaro. Ito yon. Yan, Toro Family Rules. Si Tyrone din nag-celebrate ng kanyang game, ng kanyang first anniversary as nagbo-vlog, na vlogger. Ito naman yung video na yun ni Tyrone. So, yun lang. Kailangan ko na mag-ligpit. Bye! Sino sinabi niya, mag-ligpit muna ako. Pag-cut ko ng video, jowa! Sabi ko, jowa! Nalina, jowa yung pag-yelo. Ay, yelo ko ako tissue para ano. Okay, sige. Thank you, jowa. Ice Keme. Today is my fourth day. So, ito yung ininom kong gamot. Actually, nakaset na siya ng ganyan. Kasi may 3 times a day ako at saka twice a day. At sakto naman siya sa tatlo lang each. Umiinom ako ng antibiotic. Umiinom ako ng unang araw. Umiinom ako ng painkiller. But after noon, hindi na siya nasundan. Then, may iniinom pa akong isa pa. Ito siya, yung Arnica. Para daw to sa pamamaga ng... Wait lang, flex ko lang yung jowa ko. Naglalagay ng medyo sa akin. Para daw to sa pamamaga ng lips kasi namamaga pa nga siya ng sobra. And actually yun lang, no? Yun lang naman yung iinom kong gamot. Tatlo lang din yung nireseta sa akin at binigay sa akin na gamot. Ang maganda naman kila Doc Marcia is kapag after kang i-opera or kung ano man, meron na sila naka-ready na gamot na ibibigay sa'yo. So fourth day ko, okay naman, nagbabalot na siya. Ayun na itsura niya. At yung anak ko sa'yo na sa'yo sa gilid ko. Today is my day 5 at nagliligpit-ligpit ako dito sa kwarto namin. Ah, ganito yung itsura niya. Yan siya. Di ba ka naliligo? Wala pa akong kahit na ano. So, yun. Actually, itong mga gandong klase yung pag-recover. Sakto lang siyang content, but I always make sure talaga hanggat maaari na sa lahat ng mga opera ko, nagbibigay ako ng mga 7 days post-op, ganyan, para maging informative sa inyo at saka makatulong sa may mga gusto, ganyan, kung ano may pagdadaanan after. Pero, syempre, mga besi ko, lahat po tayo ay may kanya-kanyang healing process. Kung sakali na nangyari to sa inyo or mangyayari sa inyo, actually, magkakaiba talaga kung paano tayo. Mag-unique tayo kung paano tayo mag-heal o kung ano mangyayari sa atin. Sa akin, totoo lang, nainis ako sa lagi akong puyat. Mayroon akong gamot na 3 a.m, mayroon akong gamot na 7 a.m, mayroon akong 11 a.m. Alam mo yun, parang ang gulo-gulo ng body clock ko. Pero okay lang kasi kailangan talaga ang gamot, ang antibiotics, etc. Lalo na ngayon nakita yung namamagapa siya, diba? So again, this is bikini lips. Sa 5th day,
potensya itong itsura niya ngayon. Sobrang nagda-dry yung lips ko, kaya talaga tubig ako ng tubig at nagka-vitamin C talaga ako. Kasi ang vitamin C talaga ang makatulong sa atin, mga besi ko, na makapag-heal agad ng sugat. And siya kahit haggard ka, di ba? Bikini lips. Today is my 6th day at yan, nakikita niyo mga besi ko na sobrang naglalangib na siya. Actually, itong part na to, marami naglangib dito pero natanggal na rin siya kagad kasi naglalagay ako ng petroleum. Yes, di ko alam kung tama yon pero naglalagay ako para makatulong siya na matanggal kasi nakakainis yung mga nakahang sa bibig mo na ganyan na nag-dry kasi talaga siya. So yun, nag-try ako na maglagay ng petroleum. Ngayon ako nag-start na maglagay. Di ko alam kung dapat as soon as possible, agad-agad. Pero yun, try ako maglagay. And yun, nalangib-langib na siya. Actually, malapit ang matanggal to eh, oh. Ayun, nakita niya ba? Sumasagot ka naman. Sensya lang oily yung taste ko. Hindi pa talaga kasi ako naliligo. At yun, so day 6, ayan na siya. Ayan ang itsura niya. Sobrang naglalangib. At yun, may times na sobrang napatawa agad ako. Tapos nasa-stretch, medyo masakit. So, kailangan pa natin siyang ingatan. And speaking of pag-iingat, baka natataka kayo kung bakit hindi ako bumabalik kay Doc Marcia, bakit hindi ako nagpapa-check up. Kasi, ang tahi po talaga ay kusang natutunaw. Hindi na siya kailangan na tanggalin pa ng doctor or ng nurse or ng kung sino man. Kusa na po siya natutunaw. At yun, kung may mga questions kayo, pwede naman kayong tumawag or mag-message, mag-send ng pictures online sa doctor nyo and pwedeng ganun kung may mga concerns kayo. Pero kung betyo talaga personal magtanong, ang dami yung tanong, pwede rin naman kayong pumunta sa doctor nyo, magpa-schedule lang kayo. Ganun naman siya. Pero ako bilang madami na akong opera na pinagdaanan, medyo alam ko na naman na yung pag-heal, yung process na dapat kong gawin at hindi. Itulog mo lang na itulog. Actually, yun talagang sekreto ng pag-recover. Pero kasi puno ko trabaho, kaya feeling ko medyo matagal yung healing ko. So, yun siya. 6th day. Ganyan ang itsura niya. My eyes hurt. Are your eyes hurt? Eyes hurt. Okay, I will cut your bags, okay? Mommy, can I take mommy to beg? To beg? To beg. You want to beg? Want to beg a duck. Okay. Okay, let's go na dun. Let's get too big. Okay, don't rub na your eyes. Your eyes hurt because of your bags. I will cut your bags, okay? Okay. So that the eyes not ouchy anymore. I will cut your bags, okay? Okay, stay put, okay? Thank you. You're welcome. Wala pa nga eh. Close your eyes and make a wish. Eyes. Okay, don't open your eyes. Don't open your eyes. It's ouchy. Sabihin na naman ang tatay at nanay mo, anong ginawa mo, mami? Thank you. You're welcome, baby. Love you. Yeah. Don't open your eyes, ha? Last day ng aking pag-update sa inyo mga besi ko. Pero don't worry, kahit hindi na ako nag-update sa inyo ng ganito. Continuous naman yung pag-vlog ko. Ayan, tignan nyo na lang kung makikurious kayo kung ano ng itsura ng lips ni Mami Oni habang healing. Hindi naman ako mahinto sa pag-video. Okay, 7th day. Ito na siya mga besi ko. Ayan, ang dami ko na naging langib dito. At ang dami nang natanggal. Yung iba talaga is kusa siya natanggal. Pero iba, ganun ako ng ganun. Tsaka, pinupush ko ng dila ako. Kasi, nakakairita yung pakiramdam na parang may nakalawit na ganun. So, yun siya. Pero hanggat maaari, gumamit nga kayo ng Vaseline or ng petroleum para lagyan, para lumambot siya. Tsaka yung pagkatanggal niya, hindi talaga hinihila. Huwag na huwag yung hilahin kasi magkakos siya ng sugat. Parang ito, medyo may sugat siya ng konti kasi nga, pinupush siya ng dila ako. So, huwag niya akong gagayahin. Yun lang mga besi ko. So, ayun, sana very informative at ang dami yung natutunan dito sa 7 days na recovery ko from my bikini lip operation. Bikini lips. Kasi dalawa sila eh. Kaya, lips. Up and down, mga beshi. Yan, at nasa-stretch ko siya na hanggang dito. Pero hindi pa sobra. May time na tulog ako. Buti lang talaga wala akong nails on time. Then, ginanon ko siya. Siguro kasi nakatihan ako. Tapos, pagkagano ko, oh my God, ang sakit. Saka tulog ako ulit. Yun siya, at medyo puyat-puyat talaga ako dahil nakaka-stress yung 3 times a day na gamot. Meron kasi akong ganon. So, may part na dahil sinundan namin yung oras, ng kung anong oras ako uminom ng gamot, nahirapan ako. May natutunan ako na pwede naman pala na hindi around the clock yung pag-uinom nyo ng gamot. Kunyari, ginawa nyo 3 times a day. Isang 7 a.m., 11 a.m., tsaka isang 3 a.m. Hindi, isang 3 a.m., isang 11 a.m. at tsaka isang
7 PM. Yun, nahirapan ako sa part na yun kasi gusto ko talaga na maging morning person na. Ayoko talaga na napupuyat ako kasi hindi healthy yung ganetch. So, mali yun. Parang kung nahihirapan lang din kayo at nasa-stress kayo, alam nyo, tandaan yung mga best ko, nakakatulong talaga ang stress na hindi ka mag-heal lang maayos at matagalan na mag-heal ka. Siyempre, mag-inom kayo ng vitamin C at ako talaga, hindi ako umiinom ng mga Myra E or collagen talaga kasi pampalambot yan ng balat eh. Hindi advisable yun as per Doc Yapia. Ganun kasi ako lagi pag-operasyon na yun natutunan ko. Since may mga tahi, para mahunat yung balat natin. Alam mo yun, para pa nag-heal, hindi siya malambot, hindi siya madaling ma-break. Alam mo yun, hindi siya madaling masira. Kunyari, natawa ako, napatawa ako ganyan. Pag malambot yung balat mo, madali siyang hindi karaki, mabuhunit. Parang ganun yung feeling ko. Pero yun, at vitamin C, syempre tumutulong na mas mabilis ka mag-heal. Mataas ang immune system mo. Wala naman ako masyadong ibang nilalagay. Actually, hindi ako nag-lip tint ever talaga. Sa TikTok, umaasa lang ako sa filter, ganyan, lalo na sa lips kasi ganyan talaga yung itsura niya. Ayan. At nakakainis kapag may kausap ako, nahihiya ako kasi pakiramdam ko para akong may dumi-dumi sa bibig. At hindi ko pa siya ma-stretch masyado hanggang dito pa lang. Yan. Kaya mga besi ko, alam ko walang masyadong manood ng vlog ko na to. Pero gusto ko talaga kayong ma-inform, ma-update kung paano ba pag ginawa nito. After 3 weeks from my operation day, plan ko is magpa-fillers para mas lalo siyang plump at saka mas lumabas yung shape niya. And kailangan ng tulong ng... Sabi ko matulog ka na yun, ikan eh. Mamaya na ako matutulog. Nag-a-vlog pa ako. Maligo ka na dun. Ikaw nga kanina. Yeah. So yun si Jowa. Napunit yung bibig ko sa kanya kanina. Charot. Hindi kasi pinasaya niya ako. Ganun. Ilang mga beses ko again, 7 days recovery from bikini lips operation. Again, by Doc Marcia. Thank you so much. And sobrang happy ko ngayon pa lang nakikita ko ng... Wala lang. Gusto ko lang share sa inyo na happy ako. Hello mga best ko! Ito po lahat ng social media accounts. Kaya ako yan napakita. Tada, mag-outro ako kasi para i-follow nyo naman ako. Follow nyo naman ako. Please, like, and subscribe. Mwah!